So good day mga paps, at ngayong araw ay magluluto tayo ng homemade crispy pata. So nakabili tayo sa palengke na isang kilong pata na nagkakahalaga ng 390 pesos. So itatry natin ngayong gawing crispy homemade. So siyempre unang gagawin natin guys ay ugasang mabuti ang biniling karne. So pagkatapos ugasan, lagyan natin ng sibuyas, lagyan ng bawang, dahon ng laurel, lagyan din natin to ng paminta, pwedeng buo, pwedeng durog mga paps. Lagyan din natin ng asin, pampalasa. At naglagay din ako mga paps ng Ajinomoto seasoning para lalong pampalasa. So yun mga paps, matapos kong timplahin at malagay na lahat ng mga sangkap ay haluin lamang ito at ibabad ng konting minuto. So matapos mga paps ang 10 minutong pagbabad ay inilagay ko na to sa kalan para pakuluan. Papakuluan ko siya mga paps sa mga 30 to 40 minutes para lumambot ang karne. So matapos nga ang 30 minutes na pagpapakulo at ayan, binuksan natin mga paps at ang bango. So yun na nga mga paps, matapos kong palamigin at tanguin yung karne ay magpapainit ako sa kawali ng mantika. Nasa sa inyo na mga paps kung gaano karaming mantika ang gagamitin, basta sakto lamang na maprito ang pata. So yun mga paps, matapos mapagpainit ng mantika ay ipindito ko na ang pata. Ingat lang mga paps sa pagpiprito kasi tumatalsik ito. Kung may takip kayong extra, gamitin nyo para pantakip sa kawali. So ayan mga paps, luto na ang ating crispy homemade pata. So sa paggawa ng sausawan mga paps, gumamit ako ng suka, konting toyo, asukal, konting asin, siling labuyo, siling na green, at sibuyas, bawang. Thank you.
tulog niya. Andito na tao. Ito ano, baka So, oras na guys para tikman natin ang ating ginawang crispy pata. Diyan mo ako. So ayun mga Pops, at successful ang ating pagluluto ng homemade crispy pata. Napakasarap ng balat at talagang crispy na crispy. So yun lang mga Pops, abangan ang iba pang lutuin dito lang sa Pops Road TV. Nasaan ako si Papa?